Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang katapatan at kabutihan niya ay hindi nagmamaliw. Sabi nga po ng awitin, ito'y laging sariwa, bawat umaga. Nagpapasalamat din po tayo sa pribilehiyo na ibinigay ni Pastor Wilbert upang makapagbahagi ng mabuting balita ni Kristo sa platform na ito. Nawa po maging kalakasan at pagpapala sa ating lahat ang mensahe ngayong oras na ito. Tayo po ay sandaling dumako sa panalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa hapong ito, sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon muli upang ang salita ninyo ay malayang may pahayag, may bahagi sa lahat po ng mga taga-subaybay, mga nanunood, Panginoon, saan mang dako ng Pilipinas o nasa ibang bansa man, Panginoon. Purihin ka sa kabutihan ninyo, purihin ka sa katapatan, purihin ka, Panginoon, sapagkat tunay ka dakila sa aming mga buhay. Sa hapong ito, Panginoon, tulutan niyo po na ang mensaheng ito ay makarating sa puso ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, ay hindi masayang lahat ng sandali na gugugulin ng inyong mga anak sa pakikinig sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon, maging kalakasan, maging kagalakan, maging pagpapala ang mensaheng ito sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang amin pong pinaparangalan, pinapapurihan at dinadakila. Sa inyo po, Panginoon, pinagkakatiwala ko po ang bawat sandali. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa po na aking tatalakayin ngayong hapon ay may pamagat na ang yamang walang pagkaubos. Meron po ba kayong alam na kayamanan na maraming nakikinabang pero hindi nauubos? Basahin po natin ang mga talatang ito sa Biblia mula sa Ephesians chapter 3 verse 8. Sabi dito, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos, gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa atin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Ang sabi po dito sa talatang ito, merong kayamanan si Kristo at sabi dito, hindi ito masukat. Hindi masukat na kayamanan ni Kristo. Sa English translations po, ay tinignan ko po ang mga salitang ito at meron po akong nakitang 7 salita na nagsasabi o translated sa English. Na ang una po ay sabi dito, unsearchable riches. Another word is boundless riches. Another thing is endless treasures. Another meaning is immeasurable wealth. Another is incalculable riches. Another is fathomless riches. Another thing, last is wonderful riches. So dito po sa verse na ito, makikita po natin na meron pong kayamanan na tinutukoy ang Biblia. At ito po ang ating tatalakayin sa hapong ito. Mayroon pong mga yaman na minsan ay nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon sa pamilya. Magkakamag-anak, magkakaibigan. Ang mas matindi minsan ay meron ding nangyayari sa loob ng church. Pero itong yaman po na tinutukoy dito ay yamang hindi pangsamantala. At tiyak akong hindi rin po ito nakakasira ng buhay, kundi ito po yung nagdudulot ng magandang buhay. Alam po natin ang kayamanan ng mundo ay pansamantala lamang. Hindi po ito pang walang hanggan. Ito po ay sinabi ng Panginoong Hesus nung siya po ay nangangaral sa Matthew 6:19-21. Ang sabi ng Panginoon, ang kanya pong turo ay ganito,
Huwag kayong mag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip ay mag-impo kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira, at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nakapanluloob at nakapagnanakaw. Sapagkat kung saan nakalagak ang inyong kayamanan, doon din naman malalagak ang iyong puso. Our eternal perspective affects our earthly priorities. Ibig pong sabihin niyan, yung atin pong pananaw sa eternidad, yung perspektibo natin sa eternidad, nakaka-apekto po ito sa ating prioridad dito po sa mundong ito. Pag ang priority natin ay mga material na bagay sa mundong ito, definitely taliwas ito sa tinuturo ng Panginoon na sinasabi niya, huwag tayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa sapagkat ito'y nasisira. Sa isang banda, sinabi niya na kung kayo mag-iimpok, dapat ang pag-impokan nyo ay yung mga kayamanan na panlangit. So, what is valuable both now and eternity is what God cares about. Kung ano ho yung mahalaga or pinakamahalaga ngayon at sa eternidad, eto po ang binibigyan ng pansin, or it is what God cares about. Tandaan po natin na kung meron man pong mahalaga sa Panginoon, although mahalaga po na tayo po ay yumaman, of course, ako po, I am one. Someday, I want to be like my mentor sa kanyang ginagawa. But ang Panginoon po ay malinaw na tinuturo niya dito. Hindi po, ako'y naniniwala na hindi po masama na mag-desire po tayo ng yumaman sa material na bagay, because I believe this is also part ng blessing na gustong iparanas ng Panginoon sa atin. But pag ho tayo nagkamali ng pananaw sa bagay na to, magkakaroon po tayo ng problema. Treating people right, forgiveness, and loyalty. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ano po? So, you want to... Gusto niyo pong mag-impok ng kayamanan sa langit? One way is to treat people right. Forgiveness, magpatawad tayo, matuto tayong magpatawad, at maging loyal po tayo sa mga tao na tinalaga ng Panginoon sa atin, sa church. Maging loyal tayo sa ating asawa. In everything, we have to be loyal. We are meant to use possessions and love people, not love possessions and use people. So, ibig kong sabihin niyan, tayo po ay, ang atin po dapat kadahilan, purpose o layunin, ay gamitin lahat po ng mga binibigay na blessing ng Panginoon sa atin. To love people, para magdala ng soul sa kaharian ng Panginoon. And not love possessions and use people. Hindi upang mahalin natin yung mga material na bagay na meron tayo sa mundong ito, bigyan natin to ng prioridad, hindi po yun. At gamitin lamang ang tao. So, sabi ho ng Panginoon sa Matthew 23 verse 23, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe and mint and anise and cumin and have neglected the weightier of the law. Justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone." So, dito po pinakita ng Panginoon na mahalaga sa kanya both things, dalawang bahagi na to,
yung pagbibigay natin sa Panginoon ng ating ikapo, ano po. At ganun din naman, mahalaga din sa Panginoon na ating i-apply sa buhay natin yung pagiging makatarungan at pagiging mahabagin. At higit sa lahat, yung pananampalataya natin. Sabi niya, this you ought to have done without leaving the others undone. So, isa lang po ang pagkakaintindi ko rito. Wala po siyang tinitreat dito ng mas mahalaga. He's telling us na pareho po na dapat hindi po natin kalimutang gawin habang tayo po ay namumuhay sa mundong ito. Again, our eternal perspective will affect our priorities. Ano po ba ang ating perspektibo sa sandaling ito? Paano po ba natin tinitignan ang mga bagay na ito? Speaking of kayamanan, naalala ko po, ang kayamanan ay hindi mahalaga sa panahon ng galit ng Diyos. Naalala ko po nung nag-pandemic, nung pumasok po yung si COVID-19, lahat po tayo ay nakakulong sa bahay for almost 2 years. Ang tanong ko po, may nagawa ba ang pera natin? May nagawa ba ang pera ng tao para ma-admit sila sa ospital? Naalala ko yung mga panahon na yon, grabe po ang ospital. Lahat po ng ospital ay punuan, lalo na po dito sa Manila. Alam ko po yan kasi po, during that time, ako po ay tagahatid, tagasundo sa misis ko dahil siya po ay nagtatrabaho sa ospital. So, nakita ko po na yung mga tao, kahit po maraming pera, wala pong nagawa yung pera nila. Kasi, hindi po sila matanggap sa ospital. Bakit po hindi matanggap? Wala na po silang paglagyan sa loob ng ospital. Dahil sa dami po ng na-infect ng COVID-19. Nasaan po yung mga magagarang sasakyan noong may COVID-19, noong may pandemic? Sabi ko po sa inyo, naghahatid sundo po ako. And every day, pang-umaga po ang misis ko, alasing ko ng madaling araw, matakbo po kami dyan sa Skyway, dito po sa South Superhighway. Wala ka pong makikitang sasakyan dyan. Wala kang makikitang magagarang sasakyan. Ang nakikita ko pong tumatakbo dyan, pabalik-balik, ambulance. O ambulansya. Hindi ko alam kung may dala o wala. But the point is, nasaan yung mga magagarang sasakyan during COVID-19? Nasaan yung mga magagarang barko at eroplano? Nasaan po yung mga magagaling na piloto? Hindi ba? Nakita po natin, hindi po sila nakalipad. Yung mga barko po ay naandun po sa daungan. Hindi po sila makaalis. Nasaan yung mga kwarta at magagarang kwarto ng mga hotels? Mga naglalakihang resto bar, restaurant. At ito pa po, meron pa. Asaan yung naglalakihang simbahan noong panahon ng COVID-19? Ano pong ibig kong sabihin? Ang mga bagay po sa mundo, material, pera na meron tayo, ito po ay mahalaga. Pero sa panahon po na may itinuturo ang Panginoon sa atin, lahat po ng mga bagay na to, dito natin nakita na wala po talagang kwenta ang lahat ng bagay sa mundong ito. Proverbs 11:4, sabi po dito, anong pinapahiwatig nito sa atin? Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. So dito po malinaw, ano po? Sa panahon po na ang Panginoon ay may tinuturo, sa panahon na tayo po'y dumadanas sa pinapadaan ng Panginoon sa kanyang kamay, para tayo linisin at baguhin ng ating
pananaw sa buhay, baguhin ang mga prinsipyo, baguhin ang ating mga nakagawian. Sa mga panahon pong ito, ang nananatili lang talaga ay yung matuwid na pamumuhay. Yung may matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. So, babalik pa rin po tayo sa salita ng Panginoon. Kaya po, ang sabi ni Apostol Pablo, grabe po ang pananaw niya dito. Mas pinili niya ang hindi malirip na kayamanan ni Kristo. So kaya po dun sa verse natin kanina, sabi niya sa verse 8 ng Ephesians, diba sabi niya dito, gayunman ay minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Anong kayamanan po meron si Kristo? So ito po ang ating tatalakayin ngayon. Anong mga kayamanan ito na meron si Kristo? Na kung saan ay ito po yung binigyan focus ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Number one is ang yaman ng kabutihan ni Kristo. Romans 2 verse 4, O hinahamak mong Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasinsya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? So dito po makikita natin kung ano ang ugali, kung ano ang kayamanan na meron si Kristo, ang yaman na meron ng ating Panginoon. Sabi diyan, siya'y napakabait, matiisin, at mapagpasensya. Grabe ano? I realize, kaya pala ang tao po, ang mga mananampalataya, ay madaling makapagpatuloy at makapaglingkod sa Panginoon. Kasi alam nila, I believe, ikaw na nanonood ngayon, alam mo na ang Diyos ay mabait, matiisin at mapagpasensya. At sa mga panahon na tayo po ay may tinuturo ang Panginoon sa atin, dapat wag po naman nating samantalahin ang kabaitan ng Panginoon sa atin. Hindi mo ba alam, sabi niya ng Biblia, na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? So, it is the goodness of God that will lead a person to repentance. So makita po natin dito yung puso, yung kalooban ng Panginoon sa tao. Ano po? Ito yung gusto ng Panginoon na mangyari sa tao. Na tayo ay ma-realize natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ano mang kalagayan meron tayo ngayon, ma-realize natin na ang Diyos ay mabuti. At dahil dito, kung ikaw man ay nasa nabubuhay sa kasalanan, you have to think of this. God is so good na hinihintay niya na ikaw ay magbalik sa kanya, ikaw ay magsisi at talikuran ng kasalanan mo. So it is the goodness of God that will lead a person into repentance. If you realize that your God is a good God, He is a faithful God, dapat dito itulakan ito para magbalik loob sa Diyos at magsisi ng iyong kasalanan. Gaano ba kabuti si Kristo sa ating lahat? Ito yung question na ating pong sasagutin. Gaano kabuti si Kristo sa ating lahat? Number one, binigyan niya tayo ng walang hanggang buhay kasama ang mga pagpapala sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Sabi ho ng John 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay
mula sa kamatayan. So dito po malinaw na sinasabi na meron po tayong buhay na walang hanggan sa Panginoon. Binigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun po kabuti ang Diyos. Tayo na wala ng pag-asa, walang kapag-asa sa mundong ito, ay nagkaroon ng matibay at matatag na pag-asa dahil kay Kristo. Ganun po kabuti ang Panginoon sa atin. Ang sabi diyan, hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. 2 Corinthians 5:21, sabi dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Si Kristo na walang kasalanan, wala po siyang bahid kasalanan. Ngunit sabi ng Biblia, alang-alang sa iyo at sa akin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So alam nyo ba, na kapag ang tao ay tumanggap kay Kristo, kahit gaano kasama ang taong ito, kahit gaano makasalanan, katalamak ang kasalanan ng taong ito, kapag siya tumanggap kay Kristo ng buong puso, buong pananampalataya, at ibinigay niya ang buhay niya kay Kristo, every time na tayo po ay titignan ng Diyos sa natural nating kalagayan pagkatao, every time na ang Diyos po ay titingin sa atin, ang tinitignan niya po ay hindi po tayo, kundi yung Kristo na nasa atin. Kaya po tayo ay nagiging matuwid, hindi dahil sa kakayahan natin, kundi dahil kay Kristo na nasa atin. Ang sabi ho ng 2 Corinthians 8:9, next verse, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So makita po natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating lahat. So matotal, ginawa ng Panginoong Hesukristo lahat ng magagawa niya upang patunayan sa atin ang kanyang pagmamahal, upang patunayan sa atin na siya ay mabuti at tapat sa kanyang pangako. Ang plano niya ay napakaganda sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, naging mahirap siya, itinuring siyang dukha, tinuring siyang mahirap upang maging mayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ganito po kayaman ang bawat isa sa atin kay Kristo. Ganito po ang kalagayan ng isang tao na nakipag-isa kay Kristo. Kaya po hindi natin dapat maliitin ang ating sarili. Hindi natin dapat tignan ang sarili natin na insecure tayo, mahirap tayo. Yes, pwedeng sa buhay natin sa realidad, makita natin yan. Pero alin ang paniniwalaan mo? Yung sitwasyon ng buhay mo ngayon o yung sinasabi ng Panginoon, yung kanyang plano na napakaganda sa buhay natin? He has a great and wonderful plan to each and every one of us. That's how good ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At hindi niya po tayo kakalimutan. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ang sino mang ginawa siyang Panginoon at tagapagligtas, I believe, hindi ho tayo kakalimutan ng Panginoon. Kung ang kanyang anak ay ibinigay niya sa atin, how much more yung mga bagay na kailangan natin? Yun pa ba ang hindi niya kayang ibigay? Yun ngang precious sa kanya na ibigay niya sa atin. Ano lang yung maliliit na bagay na kailangan natin everyday na hindi niya kayang ibigay? Ganun po kabuti ang Diyos natin. He will not abandon
his children. He will never leave his children nor forsake his children. Pangalawa, ano gaano kabuti o ano ang kabutihan o yaman si Kristo? Ano ang yaman ng kabutihan ni Kristo? Pangalawa, ang kabutihan niya ay makikita sa kanyang napakahabang pasensya sa ating lahat. Ang Diyos po ay patuloy na nagpapasensya sa atin. Bakit po siya nagpapasensya? Kailan siya nagpapasensya? Every time na tayo po ay bumabagsak sa kasalanan, every time na tayo po ay nagba-violate ng kanyang principles, ng kanyang law, ang Diyos po ay patuloy na nagpapasensya sa atin. Gusto niyo ba na ang Diyos ay maubusan ng pasensya sa atin? Ako'y naniniwala sa normal na kalagayan ng tao. Ako as bilang tao, as a human being, may mga time na nauubusan din ako ng pasensya. Isang sa aking anak, diba, pagka meron kang pinapagawa, tapos hindi nila ginagawa, di ba minsan pag paulit-ulit talaga, nauubusan din tayo ng pasensya. Pero alam nyo, kapag ang tao, kapag ikaw o isang Kristiyano ay na-realize niya sa kanyang sarili na ang Diyos ay patuloy na nangungusap at patuloy na nagsasabi, anak, tigilan mo na yung mga kalokohan mo, tigilan mo na yung mga bagay na yan na hindi makatulong sa'yo. Di ba pag gano'n ang sinasabi, di ba, nararamdaman natin na ang Diyos ay nagpapakita ng kabutihan at pagpapasensya sa atin. Dito natin nakikita yung kahabaan ng pasensya ng Diyos sa ating lahat. Paano niya pinakita ito sa ating lahat? Paano niya pinapakita yung kanyang pagpapasensya sa atin? Diba? Doon pa lang sa panahon na tayo po ay makasalanan, pinigil niya po ang hatol na nararapat nating tanggapin. Kasi kung hindi niya po ito pinigil, malamang po wala po tayong pag-asa sa mundong ito. Tinatanggap niya tayo. Pangalawa, tinatanggap niya tayo kapag bumabalik sa kabila ng ating mga pagbagsa at nagagawang kasalanan. Ang Diyos po ay tumatanggap, hindi po siya tumatanggi sa mga tao na bumabalik sa kabila ng pagbagsak at nagagawang kasalanan. Ganun po ang pasensya ng Panginoon sa atin. Ang kanyang mahabang pasensya ay nagpapakita ng kanyang kamangha-manghang pag-ibig sa atin. Dito po niya pinapatunayan sa atin ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay anak niya, dapat ma-appreciate mo yan sa Panginoon. And if you are grateful, if you are appreciative sa Panginoon, tiyak ako, tatalikuran mo at aalis ka sa pagkalugmok mo sa kasalanan. Hindi ba kamangha-mangha ang labis-labis na pagmamahal ng isang ama sa atin? Ganun po kasi ang Diyos eh. Ang Diyos po kasi ay ama natin. Siya po ang tunay nating ama. Tingnan niyo po ako. Makinig po kayo. Kapag ang anak niyo ba ay nakagawa ng mali sa inyo, hindi niyo na siya mahal. Kapag ang anak niyo ay nakagawa ng mali sa inyo, hindi niyo na ba siya mahal? I'm sure ako po malimit kung makagawa man ang anak ko ng mali sa akin. Itutuwid ko siya, sasabihan ko siya na mali yan anak. Pero yung pagmamahal sa kanya,
Of course, nagagalit ho ako. Minsan nga, nung pagka medyo na tumataas ang aking ano, pag nahahigh blood ako, minsan nasasaktan ko. Nung mga bata-bata pa sila, talagang pinapalo ko sila. Pero hindi po ibig sabihin na ginawa ko sa kanila yon ay hindi ko sila mahal. Ganun din po ang ating Panginoon. May time sa buhay natin na tayo po ay pumapalya, parang makina. May times na tayo po ay hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pero gayon pa man, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na ang Panginoon po ay hindi nagsasawang abutin tayo sa ating kalagayan. The only thing na kanyang hinihintay po sa atin ay yung bumalik tayo, humingi ng tawad, at sabihin natin, aminin natin ang ating mga pagkakamali at bumalik tayo sa Panginoon. So pangatlong bagay, ang yaman ng kabutihan ng Diyos, ang pagkaunawa natin sa kanyang kabutihang loob ay nagdadala sa ating pagsisisi. Di ba? Ang pag-unawa, our understanding doon sa kabutihan ng Diyos, kabutihang loob ng Diyos, ito ay magdadala sa ating pagsisisi. So paano mo mai-resist ang ganyang klase ng pag-ibig at kabutihan, di ba? Paano natin i-resist ang Panginoon sa buhay natin? Paano mo i-reject ang ganong klase ng pagmamahal at kabutihan na meron ng Diyos sa atin? Inabot niya po tayo sa lugar na kung nasaan tayo noon. Inabot ka niya sa kasalanan at ngayon po ay dinala tayo kung saan tayo ngayon naroroon. Ako po'y naniniwala yung istorya ng mga buhay natin mula nung tayo po ay wala pa sa Panginoon at sa ngayon. Ito po ay nakasulat sa Panginoon. Alam niya po, orchestrated na po lahat ng bagay na nangyayari at mangyayari pa sa atin. Sabi nga po ni Pastor Wilson doon sa Baguio, tapos na po ang pelikula. Ang ginagawa na lang po natin ay ina-act na lang po natin lahat ng mga nangyayari at yung planong maganda ng Panginoon sa buhay natin. Purihin po natin ang Panginoon. Dahil kung wala po ang understanding natin dito, kawawa po tayo. Hindi po tayo magiging grateful sa buhay natin kung hindi po malinaw sa atin na ang Diyos po ay napakayaman sa kabutihan niya. Napakayaman sa pagmamahal sa bawat isa atin. Pangalawang yaman ng Diyos o ni Kristo ay ang yaman ng biyaya o yung yaman ng biyaya, the riches of His grace. Ephesians 2:7, sabi dito, ito ay upang maipakita niya sa darating na mga kapanahunan ang nakakahigit na yaman ng kanyang biyaya sa kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sino man. So, sabi dito, for by grace you have been saved. Napakayaman ho ng biyaya ng Diyos sa atin. Ano po bang ibig sabihin ng biyaya? Ito po ay pinagsamang, sa Tagalog po ay pinagsamang pagmamahal at habag ng Diyos. Ganito ko po siya tinitignan. Ito'y pinagsamang pagmamahal at habag ng Diyos sa atin. Ito'y salita na nag-iimbita sa mga makasalanan na lumalapit sa kanyang manliligtas
upang malinis at maging maayos ang buhay. So ito pong salitang biyaya o grace, ito po'y nag-iimbita, nagpapa-unlock sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga makasalanan na lumapit sa kanyang manliligtas upang sila'y malinis at maging maayos ang buhay. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ng mga makasalanan ay binuhay niya. Walang mabuting bagay ang isang makasalanan, pero inaalok tayo ng biyaya ng Diyos. Tayo ay lumalakad lahat sa takbo ng sanlibutan, unang mundo. Ang ginagawa natin ay bigyan ng sarap ang ating laman. Pero ang Diyos ho ay mabiyaya. Pag naranasan mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, yung pagpapatawad niya, yung habag niya, yung pag-ibig niya, kakaroon ka ng kaisipan na talikuran at iwaksi ang lahat ng kasalanan at gawa ng laman sa buhay mo. Kaya po napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, ng isang tao, lalo na po sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na maintindihan po nila yung biyaya, yung pagmamahal ng Diyos. At para po maintindihan ng tao yan, ng mga kasama natin sa bahay, sa pamilya, kaibigan natin, kailangan po natin itong i-share sa kanila. Kailangan nilang makita sa atin kung gaano, kung ano ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kung anong ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang bukas ay maliwanag sa mga taong tinanggap ang biyaya ng Diyos. Nagkakaroon po ng liwanag ang buhay ng tao, yung mga taong tumanggap ng habag, ng pagmamahal, ng biyaya ng Panginoon. Tayo ay sigurado sa ating kinabukasan, maging sa pangalawang buhay. Hindi lang ho sa buhay dito sa mundo, kundi sa pangalawang buhay, we are assured na tayo po ay may magandang kinabukasan. Tayo ay siyang walang hanggang object ng kanyang kabutihan. So ikaw at ako ay mahalaga sa Panginoon. Tayong lahat ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya po, pag ito po ay naintindihan natin, itong kayamanang ito na meron ng Panginoon, hindi po tayo alis sa ating pananampalataya. Hindi po natin tatalikuran ito. Because we are the object of His goodness. Hindi ba napakasarap pakinggan, hindi ba napakasarap isipin na sa lahat ng nilalang ng Diyos, ikaw at ako ang siyang object ng kanyang kabutihan. Kaya niya pinapakita, ang kabutihan niya ay pinapakita niya sa atin, sa kanyang mga nilikha. Ang pangatlong yaman, punta tayo sa pangatlong yaman ng ni Kristo ay ang yaman ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi dito sa Ephesians 1:18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilian niya para sa kanyang mga banal. So ito po'y tumutukoy sa kaluwalhatian o yaman ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay may kinalaman sa ating mana, ano po, mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Bible, tayo po'y tagapagmana, tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Romans 8:17, at yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya rin sa kanyang kaluwalhatian. So dito po, makikita natin na dito po malinaw na sinabi dito na yamang mga anak tayo ng Diyos, tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo.
ang binibigyan lang po ng mana ay yung tunay na mga anak. Anak lang po ang binibigyan ng mana. At sabi dito, kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ito po ang isang hamon sa atin. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagkakilala natin sa Diyos, meron pong mga hamon sa buhay natin. May mga tiisin, may mga bagay po tayo na dadaanan sa buhay nito na may kasamang pagtitiis. Pero pangako po ng Panginoon, kung tayo po ay makakasama niya sa pagtitiis, tayo din naman ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So hindi po sinabi ng Panginoon na wala ng pagtitiis. Marami po tayong mararanasan hanggat tayo nasa mundo. Pero ang tandaan po natin na ang pangako ng Diyos, kung tayo man ay dumaan dito, meron hong nakahanda ang Panginoon sa atin, tayo po ay makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi ng Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang kayamanan po ng Diyos ay hindi po nauubos. At pangako po ng Panginoon, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo po, through the Lord Jesus Christ, we will be able to receive yung ating mga pangangailangan. Saan? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi lang ho yan tumutukoy sa mga espiritual na bagay, hindi lang ho yan tumutukoy sa mga for eternity na bagay, kundi even doon sa mga bagay na kailangan natin araw-araw. So mga kapatid sa Panginoon, sa hapong ito, meron po pala talagang yaman na hindi po nauubos. At kung ang atin pong pananaw sa buhay na ito at ating pinaglalagakan ng panahon at prioridad ay yung mga yaman lamang na nauubos na sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mag-impok ng yaman sa mundo. Tayo po ang siyang kawawa dito. Mabuti po ang Panginoon kasi sa hapong ito, pinakita po ng sa ating pag-aaral na meron pong mga yaman na hindi po nauubos. At yan po ay ang yaman na meron po si Kristo. At pag tayo po ay nakakonek sa Panginoon, pag tayo po ay ginawa nating Savior, Panginoon si Kristo, Lord ng buhay natin, naniniwala po ako, hindi po tayo mauubusan ng yaman sa mundong ito. Because it is Christ, si Kristo po, ang siyang source ng lahat ng ito. At siya rin ho ang magbibigay nito sa atin. Anong yaman ang kailangan mo? Sabihin natin, anong pangailangan sa mundo na meron ka? Of course, mas prioridad ho natin yung kayamanan na hindi po nauubos. Ipakita po natin sa buhay natin that ang Diyos po na ating pinaglilingkuran, ang siyang Diyos na kayang magbigay ng lahat ng bagay sa atin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kayang-kaya pong i-provide ng Panginoon yan. Ang kailangan lang po natin gawin ay maintindihan po natin, ilagay po natin sa tamang perspektibo ang atin pong pananaw, ilagay natin sa tama. Ilagay po natin sa salita ng Panginoon. Gamitin po natin sukatan ang salita ng Diyos when it comes sa mga layunin natin, sa mga goals natin, sa mga dreams natin sa buhay. Upang sa ganun, hindi po tayo mawalay, hindi po tayo mawala doon po sa
journey doon po sa gusto na pagdalhan ng Panginoon sa atin. So, sa hapon pong ito, ako po'y, ang panalangin ko po sa bawat isa ay lubos po nating maunawaan kung gaano po kabuti, gaano kabiyaya, gaano makabagin, mapagpasensya, at mapagmahal ang Diyos sa ating lahat. Huwag po tayong magsasawa na sumunod sa Panginoon. Huwag po tayong magsasawa na gawin ang kalooban ng Diyos. Kung may mga time po sa atin na tayo po ay nanghihina at bumabagsak sa kasalanan, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Let us just start again, start all over again, and move forward. Kasi ang Diyos po natin ay sobrang, sobra-sobra ang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Huwag po nating sayangin ang bawat panahon, pagkakataon sa buhay natin. Kapag ang Diyos ay nangungusap, gawin po natin agad kung ano ang Kanyang pinapagawa sa atin. So magandang hapon po sa inyong lahat. At nawa po ang mensaheng ito, simpleng mensahe na to ay makapukaw ng ating damdamin. Kung ano man pong kalagayan meron tayo ngayon, kung tayo po'y nawawala na ng pag-asa sa buhay, pabalik-balik po tayo sa pagbagsak, sa kasalanan, huwag po nating isipin na ang Diyos po ay hindi na po magpapatawad sa atin. God always forgives. And when God forgives, He forget everything. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa biyaya ninyo, kalakasan, sa grasya, Panginoon, na inyong pinagkaloob. At dalangin ko po sa lahat ng nanunood sa hapong ito, nawa po ay mapag-isipan naming mabuti, pag-isipan nilang mabuti ang kanilang kalagayan at sa evaluation, Panginoon, lalo na po kami po ay nasa unang buwan ng taong 2023. Nawa po sa pag-evaluate namin, Panginoon, ng aming sarili. Huwag po naming malimutan ng basic sa aming paglilingkod sa inyo. Kasi marami pong Kristiyano ay nawawala na dahil hindi po nila naintindihan at naunawaan ang kung gaano ka kabuti, kung gaano ka mabiyaya at mahabaging Diyos, mapagmahal na Diyos sa amin. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga anak ninyo, mga tao na abot ng mensaheng ito, kung sila man ay nagdadalawang isip na sa kanilang paglilingkod sa inyo, na sila'y makapagbalik loob. At patawarin niyo po ang inyong mga anak na ito upang sa ganon magkaroon po sila ng restoration sa kanilang paglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa katapatan ninyo, sa kabutihan ninyo, sa biyaya ninyo sa aming buhay. Patuloy naming alalahanin, Panginoon, ang inyong mga sinabi. Kayo po ay mayamang Diyos at hindi po kayo mauubusan ng biyaya at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.